Meron lang po ako tanong, nadinig ko po yung advice nyo about cooked foods kasi mga puro luto na yung kinakain natin ngayon. Meron po ba kayong lectures or anything na nagbibigay kayo ng mga ganun po? Ano yung pwedeng kainin, or how to prepare, mga ganun po? Actually, kung lecture lang, sabi ko nga, professor ako, founder ako ng ano ng holistic medicine dito sa Philippines, using the Torah, which is the scripture. So, at may mga estudyante ako niyan na tinuturuan ko. At kung meron namang ano, gustong magano, pwede naman ako dito, pwede niyo ako tanungin at saka pag ano, mag-message lang kayo diyan, mag-comment kayo diyan. One day magugulat kayo. Ia-add ko kayo. Apo. Ia-add ko basta mag-message po kayo sa comment section. Sasagutin ko po kayo. Kasi po nagtatalo po kami ng asawa ko since kasi yung anak ko meron siyang skin disease. Okay. So sabi ko, baka kasi sa kinakain niya, eh, kasi siya puro doctor, derma, pahid dito, pahid doon, hindi naman ka ako gumagaling. So I found a doctor ka ako na, that practices holistic medicine, yun nga po. Kaya nagtatanong ko, I believe kasi na nandun nga sa kinakain lang talaga ng bata yan. Lahat po, kasi nga ang second kidney is the skin, so lahat ng dumadali sa dugo mo, actually, pwedeng lumabas yan sa skin. So, kapag very toxic na yung blood circulation mo, nandun na lahat ng may mga tinatawag na foreign particles, magkukos ng allergic reaction yan. At saka, dalawa lang microbes ang nakatira sa'yo, sa ating lahat. Isang nabubuhay sa balanced pH, at saka isang nabubuhay sa acid environment. So, kapag acidic ang isang tao, dominant po yung mga microbes na yun. So it creates allergic reactions, skin diseases, and the inflammation, infection, tumor. Ganun po yan. So kailangan linisin ang dugo. Kasi nga, for the life of the flesh is in the blood. Yan po nasa scripture yan. Kahit saan ka pumunta ang ospital, silipin ang dugo mo. Kaya lang ang problema, may pagkukulang kasi yun. Nasabi ko rin to nung nakaraan. Eh. Nagpa-check ng, ang daming, dami ng grupo na check ko na, Dok, bakit ganito yung CBC ko? Normal naman, pero ang dami kong nararamdaman. Tapos yung isa, abnormal, pero walang nararamdaman. Sabi ko, ba't hindi pa ba kayo nagigising? Para malaman yung totoong sangkap ng dugo nyo, bakit isang ganun lang karami, ilang cc lang. O din, labas lahat yung dugo pag-aralan. Kaya lang, patay na yung tao. kulay. Hindi mo makukuha yung totoong sangkap ng dugo kung labas mo lahat ng dugo. Kaya nga, kami, ang akong ginagawa ko, microscopy. So, ginagamit namin microscopy para makita mo na toxic na yung dugo. Eh, tingnan mo ng dalawang mata mo na yung dugo, parang kasi kanina sabi ko, parang aquarium. Huwag na natin ilayo. Na ang aquarium, 7.4 ang pH niya. Parehas ng dugo. So, pag yan, nilagyan mo ng mga pagkain, pinapakain mo, dumudumi rin yung isda. Eh. So, may mga waste product din doon. So, lalabo yung tubig o magiging acidic. Anong gagawin mo ngayon? So, magkakasakit yung isda. Ano ba yan? Lalagyan mo ng antibiotic o papalitan mo yung tubig? Oh, see? Ganon din ang katawan. Linisin mo rin. Ilabas mo by taking water and salt to replenish the electrolytes at saka to remove the waste. Kasi kung walang tubig, malapot ka, hindi mailalabas yung mga basura na yan kahit na anong gawin. Kaya it nagpo-form na siya ng calcification sa mga ugat-ugat. It builds plaque, build up. Oh. Tapos, paano yun? Kung may leaky gut syndrome pa. Siguro yung anak mo, isa pa yun, may leaky gut syndrome. Kasi kung kumakain niya yung mga processed food, siguro alam niyo naman kung ano yung leaky gut syndrome. Na-explain ko na. Yung fingerlings, yung enteric villi, nasira na po yun. Yung mga residing microbes doon, namatay. Because sometimes they take synthetic drugs like antibiotic. Pinapatay po yung microflora na nakareside doon sa enteric villi. So magkakaroon ng leak, maglilik, bubuka. Yung permeability, weekend na. So, papasok na ngayon yung mga undigested food,
lahat ng klase ng particles na hindi natutunaw, especially yung mga synthetic drugs. Imagine mo yun, saan magkukos na ng pollution sa dugo? Ano mangyayari? Poisonous na sa loob ng dugo, it creates irritation. Mm. Dok, pwede last po. Last lang po. Okay, yun na-mention po kasi yun sa pH. Parang may nabasa ko nga po yun. Sabi, even cancers hindi mag-survive sa alkaline environment. So, importante yung pH. Pero how do we determine na, ibawa ako, yung pH ko is okay. Hindi ako po masyado acidic. Meron bang way para ma-measure yun? For me to assure na balanced ako or alkaline. Kasi yung iba kasi gumagamit ng pH yung may pH na ano na nilalagay lang sa dila, so magko-cover siyang green or orange, so may pH ano, may color coding. Yung isa naman ihi, so pag nakita mo clear naman yung ihi yan, okay yan. Pero pag mga yellowish orange na yan at mapait na yung panlasa mo at dry na, tapos masakit na yung ulo mo, siyempre common sense, malapot ang dugo. Yung heart mo, nagpapump yan. Ang tinutulak niya, yung dugo. Kaya lang, kapag kasing lapot na ng honey or putik na, so yung puso mo, hirap ng bumomba. Ang tinutulak niya, gravity, lahat pababa eh. So, paano yung mga, pag gumagamit ka ng isip, merong metabolic process, gumagamit na energy, may mga waste product. Paano niya mailalabas yung kung ang bagal? Ang bagal. Kaya nga sumasakit ang ulo, anong gagawin mo? Di humiga ka, tulungan mo yung puso. Kasi yung puso, nahihirapan din siya, so pwede siyang lumaki. Kasi pwersado. Okay? Because of malapot yung dugo. Ganun lang ang mechanism. Okay. Diba? Sabi sa Bible, oh. Yung dugo o buhay. Yes. Salamat po. Sige lang, tanong lang. Sige, okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Omi. Thank you. Thank you, sir, Omi.